Okay, back again sa kusina ni Aling Amay. Magluluto tayo ngayon ng chicken curry. Kailangan ko ng chicken for this dish. Ang gagamitin ko ay ang chicken wings. Pero yung widget part niya lang ang kukunin natin ang kailangan. So, ayan. Nahugasan ko na rin yun. Set aside na natin. And now, this time mag-slice or mag-chop-chop ako ng dalawang tomato na inalisan ko siya ng seeds. Yan, i-chop-chop lang natin or i-dice natin yung ating tomatoes. Ayan. After natin mahiwa yung ating tomato, chop small onion naman. Chop lang ako ng small onion. Ayan. Okay, this time meron lang ako ilang slices ng capsicum or bell pepper. Meron ako kasing iba't ibang kulay ng capsicum, so nag-slice lang ako ng kaunti. Ayan. And then chop some garlic, around 6 cloves. And yeah, mince lang natin yung ating garlic. Actually, meron akong mincer pero tinatamad na ako. Hawak ko na yung kutsilyo. Okay na ako dyan. Marami ko kaanting gumamit ng garlic kasi mas masarap yung food pag maraming garlic. Ayan, ready na siya. Okay. Nag-gayat din ako ng ginger. Ayan, ilang slices ng ginger. Ayan. Okay, yan ang ginger natin. And then this time, yung carrots naman natin. Medyo malalaking, iniikot-ikot ko lang ganyan, parang kagaya sa soup na ginagawa ko. Ganyan lang siya. While na hinihiwa natin siya, ititwist-twist lang natin. Okay na. Ito yung ating paste. Actually, it's an Indonesian spice or sauce in paste. Ito ang meron ako nito. So, konti lang kasi rendal. Pag nagkukok ka ng gusto mo ng rendal, ito, sobrang anghang niya, guys. Sobrang anghang. Kaya konti lang. Kumuha lang ako ng ganyan kadami. Kasi hindi yan bet ni boss na babae. Ang sobrang maanghang. Ayan ang ating paste. Gagamitin natin na para as curry. At meron tayong coconut milk. Ayan. Ang ginagamit kong coconut milk dito sa Hong Kong is from Thailand. Yung ginagamit ko. Mas creamy. And now, painitin na natin ang ating wok. Maglagay tayo ng konting oil. Ayan. And then, mag-start tayo ng ating paggisa. Pag mainit na ang ating mantika, ready to start na ang ating paggigisa, mga ka-anti. Okay, gisa natin ang ating ginger. Ayan, unahin natin ang ating ginger. Huwag nating sunugin. Pag naamoy na natin yung aroma ng ginger, ready na siya. Ayan, konting halo. Isunod na natin ang ating sunod na ingredients, ang ating chicken. Isangkutsa muna natin siya sa ginger. Ayan. Sangkutsa muna natin siya para mawala yung langsa. Ayan. Ayan muna natin siya dyan. Takpan lang natin ng bagya.
Walang tigil si Aling Amay. Kapupunas-punas. Ayan. Ay, sarap niyan. Konting halo. Damihan na pala natin ang halo. Yan, pag medyo nag-iba na yung kulay niyan o nag-brown-brown na yung ating chicken, yan, is ready na yun na sunod natin yung ating ibang ingredients. Mas malasa kasi pagka na napakatas yung pinakasariling tubig ng chicken, pag nawala na sa kanya, mas masarap ang lasa pag naluto na. Kaya yan, ganyanin lang natin siya, parang piniprito na ganyan. Actually, pinapalabas natin yung kanyang water. Takpan natin saglit. At pagkatapos, ayan, check-in uli natin. Ayan, merong pang konting dugo-dugo doon. So, it means, hindi pa siya masyadong sangkot siya. Ayan, pagkatapos yung sunod na natin yung bawang, while na sinasangkot siya pa rin natin yung ating chicken, is magdadagdag na tayo ng pampalasa. Pag ganitong mga lutuin, hindi kailangan na ipa-brown yung garlic. As long as na maamoy natin yung aroma, is okay yon. Hindi kailangan maging golden brown siya. Ah, masarap pagka madaming bawang. Sunod na natin ang ating onion. Yan. Habang nagigisa ako nito, nasasangkot siya pa rin yung ating chicken. Ayan. Mix natin siya para lumasa na sa manok yung ating garlic, onion, and ginger. Ayan. Wala na ang langsa ang ating manok pagkaganyan. Okay, ayan guys. Takpan natin bahagya. Okay, oh, diba? Nakita nyo, merong parang kumakatas-katas sa kanya. Yun, talagang nasasangkot siya. Nating mabuti yung ating chicken. Sunod natin ang ating tomato at ang ating carrots. Sabay na natin yan. Yung iba, hindi naglalagay ng tomato sa curry, pero mas masarap din pagka meron. Pwedeng wala, pagka wala naman kayong kamatis sa inyong mga kusina, pwede rin wala. Pero mas masarap kung meron. Optional lang naman yan, guys. Ayan. Ang ating bay leaf or dahong laurel, naglagay ako ng 3 piraso. Maliit lang naman kasi siya. Kung malaki naman yung inyong bay leaf, 2 lang, okay na. Magdagdag tayo ng seasoning, chicken powder. Sa mga hindi po okay sa mga ganitong seasoning, optional lang naman ito. Pwedeng asin na lang ang ilagay ninyo at paminta. Ayan, ganda na ng ating niluluto. Ang ganda ng tsura. Maglagay tayo ng konting tubig. Konti lang para lang medyo pampalambot ng ating chicken. Ayan. Pero itong ating curry ngayon, kailangan ko ng medyo saucy
or medyo may extra sauce siya kasi pag ano gagamitan siya, iuulam siya sa parata. So I need more sauce. Kaya nagdagdag din ako ng hot water na. At pagkadagdag ko ng hot water, nang kumulo siya, inilagay ko na yung ating paste. Kung green curry o red curry ang gagamitin nyo, yan, i-add nyo na po. Meron lang ako kasi dun sa fridge namin ng rendal para ano to, Indonesian paste. So yan ang ginamit ko. Iba't ibang spices ang laman niyan. Mapakaanghang niya, guys. Sobrang anghang. Kaya konting-konti lang talaga nilagay ko kasi sa akin kulang 'yan. Pero hindi naman ako lang yung kakain, so kailangan yung lasa din ni amo ang kailangan nating i-consider. Hindi siya mahilig sa spicy food. Binabalik-baliktad ko yung chicken natin, guys, para ma-well distribute yung lasa niya. Yan. Pakpakulunan natin siya para yung ating nilagay na paste ay ma-incorporate yung lasa sa lahat ng ating chicken. Takpan natin saglit. At pagkatapos na ilang minuto, ayan, oh, malambot na yung ating chicken niyan. Pwede rin kayo maglagay dito ng patatas, ha, or potato. Naubusan lang ako ng patatas kaya hindi na ako naglagay, tsaka hindi naman kinakain nila. Ang kailangan lang nila talaga dito yung sauce, actually. Ayan, lagay na natin yung ating coconut milk. Kakanggata sa atin to, guys. Wala dito nun eh kasi puro nasa lata na lang, kaya eto na lang ang gamit. Ayan, napakasarap nito pagka creamy siya. Siya nga pala, ang kapartner nitong akin niluluto ngayon ay hindi rice, kundi parata. Ang sarap ng itsura niya, creamy. Ayan, nilagay ko na yung ating capsicum or bell pepper. Sa huli na lang ito pag malapit na siyang maluto kasi para hindi siya masyadong madurog. Kasi minsan gusto nilang kakainin to ng buong ganyan as veggies. Actually, pampalasa lang naman to, diba? Pang aroma lang. Meron siyang kakaibang lasa rin na naihahatid sa bawat dishes na niluluto natin na merong bell pepper or capsicum. Ayan. Tikman na natin kung okay na ba yung ating timpla. Ang timpla po natin ay depende po sa inyong panlasa. Yung ating paglalagay ng curry ay depende sa kaya ninyong anghang or sa kung gaano kalasa yung gusto ninyo. And then sa seasoning, ganun din kung gaano kaalat ang gusto ninyong or prepare ng inyong panlasa. Yan. Pag tip lang po, pagka naglagay tayo ng ating coconut milk or kakanggata, huwag po nating tatakpan agad kasi maghihiwalay yung water sa kanya. Hindi siya magiging creamy. Pero pag naluto naman na itong kakanggata natin or coconut milk, pwede na naman natin siyang takpan. Hintayin lang natin siyang maluto. Huwag natin tatakpan the moment na nilagay pa lang natin. Hayaan muna natin silang mag-boil. Nag-add ako ng salt dito dahil kulang pa yung lasa nung ating niluluto. Naglagay lang ako ng konting salt. Sa mga mahilig po sa spicy food, pwede nyo i-try itong recipe natin. Kung naiba man ang aking recipe sa pagluluto ng iba, yun po ay pagluluto ko in my own way. Kung gusto nyo pong gayahin, it's free. So, ayan po, napaka-creamy ng ating chicken curry. O, sa mga gusto pong mag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Sa mga nagkagusto naman po sa video natin, please like it and share and comment down below. At hanggang sa muli, mga kapatid,
mga ka-auntie. Bye! Thanks!